God is good. All the time, God is good. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Araw po ulit ng ating pong midweek. At ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil naniniwala po ko na bawat isa po sa inyo ay naglalaan po ng oras para po maka-attend ng ating online service midweek po, pag-araw po ng Miyerkules. So, maraming salamat po para dyan, mga kapatid. At ako po'y sumasaludo sa lahat ng mga taga-subaybay po ng ating midweek dito po sa ating MMIM. So, purihin po natin ang ating Panginoon at ngayong gabi po ay mayroon tayong panibago ulit na aral na ihahatid ang inyong abang lingkod. Kamusta na po ang mga taga-MMIM? Ayan, siguro lahat kayo ay sumasagot dyan. Comment po kayo. At ang alam ko, ang kinocomment nyo dyan ay kapitbisig sa pangitain. So, naniniwala po ko na ang bawat isa sa atin ay sobrang nakakapit na po, no? Doon sa pangitain na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, go na, mga kapatid, no? Tayo po ay patuloy na talagang humayo at mangaral po tayo ng salita ng Panginoon. Lalo na po, ngayon tayo po ay talagang medyo binabumababa na. Yung pong mga nasa ang COVID po ay bumababa na, and praise God for that. At alam ko ang bawat isa sa atin ay excited na po na lumabas para po mag-share tayo ng gospel po ng ating Panginoon. So, ngayon po ay darako tayo sa ating topic ngayong gabi, at ang ating pong topic is about total commitment to God. Ayan po, yan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. So matatagpuan po natin yan sa aklat ng Romans chapter 12 verse 2, nakalagay po doon, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to," ano pong sabi doon, "to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Ayan, tayo muna po saglit ay manalangin at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na mayroon po kami ngayong gabi, na muli po ay nakasama ko po ang aking mga kapatid, Panginoon, na nakasubaybay po dito po sa aming online service ng midweek. Dalangin ko, Lord God, na patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Maging ako na iyong lingkod, patuloy po na gamitin mo ako, Panginoon, sa patuloy na ikapupuri ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Maging daluyan ng pagpapala ang iyong mga salita na aking pong ihahatid, Panginoon, sa aking pong mga kapatid sa gabing ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. So, sa atin pong pagpapasimula, tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon, we are committed in various aspect of life to our families, sa atin pong pamilya, sa atin pong mga kapitbahay, sa atin pong mga employers, at ganun din po sa iglesia ng ating Panginoon. Even to our health, no? We are committed for that. And all things we do and say. Yan. Lahat po tayo ay committed dyan sa mga bagay po na yan. Pero, ano ba ang sinasabi ng Bible? Sabi nga po, even doon sa ating mga ginagawa at sa ating sinasabi, dapat po ay mayroon tayong commitment dyan. Dapat committed tayo dyan sa lahat ng ating sinasabi at lahat ng ating ginagawa. Mayroon nga pong kasabihan ng ganito eh. Maingat, dapat maging maingat daw tayo sa mga salita na ating sinasabi or sa mga sasabihin natin. Dahil kapag daw yan ay ating nang nabanggit or nasabi, hindi na natin pwedeng pulutin yan para ibalik pa. So yan po ay dapat mayroon tayong commitment dyan. Dapat ay nagiging maingat tayo even sa ating sinasalita at maging sa ating ginagawa. Sabi po ng Biblia, ay tinuruan din po tayo that the chief commitment of our lives, no, ng ating buhay, is to God Himself. Sa Kanya mismo, yung ating commitment po, yung pinaka-chief po natin, yung pinaka, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ultimately,
what our Father in heaven will require of us is more than a contribution. Yung nire-require po ng ating Panginoon, yung ating Amang nasa langit, ay hindi lamang po, mga kapatid, yung contribution po natin. It is a total commitment. Hindi lang yung hinihingi ng Panginoon na yung i-contribute natin yung atin pong mga sarili doon sa sinasabi po ng Biblia kanina na ating binanggit na hindi tayo dapat makiayon doon sa takbo ng sanlibutan sa halip mag-iba tayo ng pag-iisip. Bakit po? Sapagkat a complete devotion, all that we are and all that we can be. Yung atin pong talagang total devotion po sa ating Panginoon kung ano po yung nararapat na dapat nating gawin. Hindi lang tayo magko-contribute, kundi ito po ay nire-require ng Panginoon yung total commitment po ng bawat mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kasi kapag ikaw ay committed doon sa isang bagay, no, katulad ng iyong pamilya, katulad ng iyong kalusugan, dapat ay maging maingat tayo doon sa ating mga kalusugan, no? Dahil kapag hindi tayo naging maingat even sa ating mga sinasalita, sa ating mga ginagawa, magkakaroon po tayo ng problema dyan. So, it is more specifically a commitment that it shows in our individual behavior. Yan, sa atin pong sarili, no, yung mahalaga po kasi yan yung behavior. Kasi po yan yung pagpapakita noong atin pong katauhan, yung ating mga kinikilos, yung ating mga ginagawi. So, our personal integrity, mahalaga po yan. Dapat makita po sa atin bilang mga mananampalataya yung integridad po natin. Ano pa? In our loyalty. Saan? To our home. Sa ating pamilya, maging sa ating komunidad as well. No? As well to the church. Yan. Kapag ka ikaw ay committed doon sa inyong sa isang iglesia na iyong kinabibilangan, dapat po makita yung integridad, makita yung pagiging loyal mo, hindi lamang po sa church, kundi higit sa lahat. Kasi pag loyal po tayo sa ating Panginoon, magiging loyal po tayo sa ating sarili, magiging loyal din po tayo sa ating pamilya, magiging loyal po tayo sa church na ating kinabibilangan. Amen po ba dyan, mga kapatid? Ayan, comment nga po kayo ng amen dyan sa atin pong, section, sa comment section po natin. So, the total commitment to God, ibig sabihin po yan, means that Jesus is our sole authority. Siya po yung talagang, siya yung pinaka may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano pa? Our guiding light, siya yung naggagabay sa atin, nagbibigay po ng liwanag, at yung unerring, no, yung pong hindi nagkakamali. Kailanman ay hindi nagkakamali ang ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kahit kailan, wala pong pagkakamali na ginawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Siya po yung nagbibigay ng liwanag. Siya rin yung nagbibigay ng tamang direksyon, gumagabay sa atin. Kasi nga po siya yung sole authority, our guiding light, and an erring compass, no? So being committed to Christ means being fruitful servant. Yung kung tayo po ay yung ang pagiging isang committed po na Kristiyano sa ating ng ating Panginoon, ibig po sabihin niyan dapat ay mabunga kang lingkod ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakasarap no na isipin at tingnan yung isang Kristiyano na very committed at loyal po siya sa ating Panginoon. Makikita niyo po yung bunga niyan. Magkakaroon siya ng masaganang bunga, no? Makikita niyo yung favor ng Panginoon, makikita niyo yung glory ng Panginoon, at doon po natin masasaksihan yung gaano katapat yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, yung Diyos na kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay. Kasi nga, dahil nga ang ating Panginoon ang guide, ang gumagabay, at siya yung nagbibigay ng liwanag, siya rin yung nagbibigay ng kumpas ng buhay po ng bawat isa sa atin.
ang bunga po niyan ay mabungang mananampalataya po ng ating Panginoon. So, total commitment is presenting ourselves as a living sacrifice to God. Yun po yung binasa natin kanina sa Romans chapter 12, no, na ating binanggit kanina, na dapat i-present natin yung ating mga sarili as a living sacrifice to God. Yun po yung binabanggit ko kanina na dapat makita yung integridad sa atin, makita yung loyalty sa atin, no? Dahil tayo po ay nakakommit sa ating Panginoon. Whatever we say, whatever we do, no? Dapat makita sa atin that we are totally committed sa ating Panginoon, dahil dapat makita yung behavior natin, yung tama na pag-uugali natin, na doon tayo nakakommit, no? Nakatalaga ng buhay po natin sa ating Panginoon. So, being sacrificed is surrendering ourselves to the Lord. Ang ibig pong sabihin yan ay totally nakasurrender po yung buhay natin sa ating Panginoon. Ito po ay being sacrificed, no? Isinasakripisyo po natin yung ating mga buhay para sa ating Panginoon, dahil nga po hindi na tayo nakikiayon doon sa takbo ng sanlibutan. So yung ating katauhan ay fully nakasurrender po yan sa ating Panginoon. Kaya yung pattern, yung pong galaw ng mundo na to na ating kinalalagyan, hindi na natin ginagawa, because we are sacrificing ourselves in order for us na ito po ay nakatalaga na yung buhay ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon. It is putting the Lord first in our life, yung inuuna natin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga may awit, you are my number one. Diba? Ikaw ang number one sa puso ko, Panginoon. Before, bago ang lahat, dapat si Lord ang number one. Putting the Lord first in our life, no? Siya yung laging nauuna. Kasi nga, lagi ko pong nababanggit yan, na anuman ang mayroon po tayo ngayon, galing po yan sa Panginoon. Mayroon kang asawang maganda, mayroon kang asawang gwapo, mayroon kang anak na magaganda, mayroon kang mga apo na very cute talaga. Ang lahat ng iyan ay galing po sa Diyos. So, kung yan ay galing sa Diyos, dapat si Lord ang talagang nagiging priority ng bawat isa sa atin. Siya yung number one, kasi siya yung nagbigay ng lahat-lahat ng bagay sa'yo at maging sa akin man. So, mga kapatid, it is making Him our priority. Siya yung talagang priority natin. Kasi nga, kapag siya yung priority ng buhay ng bawat isa sa atin at binabanggit natin sa Lord, Lord, ikaw yung number one sa puso ko, di ba? Pagka alam niyo po, kapag ka nasasabihan ka ng mahal mo na you are my number one, di ba? Mayroong twinkle-twinkle sa eyes, di ba? Medyo kinikilig-kilig yung puso mo, di ba? Medyo tumitibok-tibok yung puso mo pag nabanggit ka at nabanggitan ka ng iyong mahal. You are my number one, di ba? At pag sinabi natin yan sa ating Panginoon, natutuwa ang Panginoon, Lord, ikaw talaga yung number one sa puso ko. Kasi kung wala ka sa akin, wala din akong magagawa. Kung wala ka, wala din naman akong ganito, wala naman akong asawang mabait, wala akong asawang ganito, 'di ba? Wala akong anak na ganito na laging nagsasabing I love you mommy, I love you daddy, 'di ba? So walang ganon, no? Dahil nga si Lord ang ating priority, siya yung number one, dapat lagi po ang Diyos ang number one sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Our goal bilang mga mananampalataya should be to show God's holiness. Ano ba yan? Moral purity, spiritual wholeness, separation from evil, no? And complete dedication to God. Yan. Isiseparate po natin, no? Yung buhay natin sa mundong ito. Hindi ko sinasabing umalis tayo sa sanlibutan na to, hindi po, no? Kasi nandito pa tayo sa mundong kinalalagyan natin. Ang sinasabi ko po ngayong gabi sa bawat isa sa atin, ipapakita po natin sa ating Panginoon, if we are truly committed to our God, yung kabanalan. No, hindi ko sinasabing hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali pa rin tayo.
Pero dapat bilang mga mananampalataya, aware tayo doon sa mga bagay na hindi nalulugod ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng Biblia, sa Romans chapter 12, no, binasa natin kanina, di ba, ialay natin yung ating buhay sa Diyos bilang buhay na handog sa ating Panginoon. Yun yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. And then, dapat separation from evil. So, alam naman po natin, no, hindi ko na kailangan isa-isahin yung gawa ng kaaway, no, yung gawa ng kaaway. Pero alam po ng bawat isa sa atin, ihihiwalay po natin ang ating sarili doon sa mga bagay na hindi gusto ng ating Panginoon. This requires separation from the patterns and practices of the world. So, alam naman po natin yung mga practice ng sanlibutang ito. Hindi ko na po yan isa-isahin. So alam natin, mga mananampalataya ng ating Panginoon, kung ano yung mga bagay na hindi nalulugod ang ating Panginoon. Yung mga practice, no, ng mga gawain ng sanlibutan, dapat nakahiwalay po tayo doon. At hindi na natin ito pinapractice, yung mga gawain ng mga bagay dito sa mundo na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. So we can pursue a deeper relationship with God. So, pangalawa po, we must offer our bodies to God as dead to sin and alive to God. Patay na po tayo sa kasalanan, di ba? Nung tayo po ay binautismuhan, nang inilubog po tayo doon, patay na yung ating lumang pagkatao, yung ating dating buhay noon, inilubog na noon. And then, pasalamat po ang bawat isa sa atin kung paglubog po sa inyo ay ibinangon kayo, no? Dahil kung hindi na kayo ibinangon, malamhang po, wala na tayo dito ngayon dahil nalunod na tayo. Ibig sabihin po noon, patay na tayo sa kasalanan. And then, buhay tayo ngayon para kanino? Nabubuhay ka ngayon, nabubuhay ka ngayon at ako para sa ating Panginoon. Because we are the temple of the Holy Spirit. So, tayo po yung templo ng ating Panginoon. Kaya dapat po, tayo po ay buhay ngayon para kay Kristo at tayo ngayon ay templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So pangatlo, we must realize that true godly worship involves, no? Yan, pag sinabing involve, kasama noon. Naka-involve doon yung lifestyle natin. Ano ba yung lifestyle natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon? Ito yung tayo, yung pong godly worship, nag-i-involve to kasama yung lifestyle natin that brings honor, no, sa ating Panginoon in words and in action, no, sa pamamagitan po ng ating salita, sa pamamagitan po ng ating mga kilos at galaw, dapat po ay naka-involve yung lifestyle natin sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating Panginoon. So, pangalawa po, total commitment means being totally transformed. Yung talagang binago na, no? Yung nakakommit ka na, na itinalaga mo na sa Panginoon, ang buhay mo ay dapat ikaw ay totally transformed na. Kung sino ka noon, dapat bago na ang buhay mo ngayon, di ba? So sabi nga doon, totally transformed. Christ followers are called to be light in the midst of the darkness. Tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon, sino ba dito ang tagasunod ng ating Panginoon? Yan, comment kayo dyan. Kayo ba ay tagasunod ng ating Panginoon? Kung tagasunod po, ikaw at ako ng ating Panginoon, tinawag ka na liwanag ng ating Panginoon. Wala ka na sa dilim. No, ikaw ngayon ay nasa liwanag na. In the midst of darkness, no? Kapag ikaw ay nasa dilim at mayroong nagsumisinag na liwanag, wow, purihin po ang ating Panginoon sapagkat yung kahit ang kulay mo ay maitim, pero nagliliwanag ang buhay mo doon sa mga taong nasa kadiliman, makikita yung liwanag ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Diba, mga kapatid? So sana po, yan po yung dapat na maging aim natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon sapagkat tinawag ako ng Panginoon na maging liwanag doon sa madilim na sanlibutang ito na ating kinalalagyan. So,
our lives should reflect a positive difference, no? Yung buhay po natin dapat nagre-reflect yan. Hindi dapat maitim yung nagre-reflect sa atin, dapat malinaw, dapat liwanag ito. Yung sinasabing positive, ngayon kapag na nakarinig tayo ng salitang positive, nakakatakot na po. Pero dapat po ay tayo po ay makitaan ng kaiba po na kung saan makita ng mundong ito na ating kinalalagyan, nakakaiba po ang bawat isa sa atin. So our minds must continually be renewed and transformed to God's way of thinking. So ang total commitment po means submitting to God's will. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, the total commitment does not mean perfection. It is a matter of taking self off every throne of life and enthroning Christ. Total commitment means Jesus Christ is Lord of all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Salamat po sa ating Panginoon at mga kapatid, nariyan po kayo at alam ko na ang bawat isa sa atin ay talagang hindi umaalis dyan sa inyong kinalalagyan at ngayon po ay darako na tayo ulit sa atin pong pananalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa iyong magandang mensahe, Lord, na ipinarating po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sapagkat minsan pa ay muli mong pinaalaala sa amin, Panginoon, na ang tunay po, Lord, na nagtalaga ng buhay sa iyo, dapat ay nakahiwalay po ang aming katauhan sa gawa ng mundong ito na aming kinalalagyan. Lord, hayaan mo, Panginoon, na every time po na kami ay nadadala ng gawa ng sanlibutang ito, maalaala po ng bawat isa sa amin, Panginoon, that we are your follower, O God, na kami po ay inyong tinawag bilang isang liwanag, Panginoon, ng mundong ito na aming kinalalagyan. At dapat makita po sa amin, Panginoon, yung kakaiba na katauhan na binago mo, na ang nakikita sa buhay po namin ay walang iba kundi ikaw, Panginoon. Lord, sa gabing ito, patuloy na aking pong itinataas, Lord, ang lahat ng mga nanonood ngayong gabi, Panginoon, nitong aming pong online service ng midweek. Panginoon, dalangin po, Lord, na abutin mo po ng iyong makapangyarihang kamay, Lord, ang lahat ng ating mga kapatid, Panginoon, at lahat po, Lord God, ng mga nangyayari po sa kanilang mga buhay na hindi po walang na hindi alam ng inyong lingkod, pero ito'y nakikita mo. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa bawat isa, ang patuloy po kanilang maranasan yung masagana, Lord, na pagpapala sa kanilang mga buhay. Lalo na po sa panahong ito, Panginoon, na marami pa rin po sa amin, Lord God, ang nakakaranas ng kakapusan, kakulangan sa pinansyal. Panginoon, dalangin ko, Lord, na ikaw po ang magkaloob ng pagpapala sa iyong mga anak. Ikaw po, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na magbigay din po, Lord God, ng kagalingan doon sa mga kapatid ko na may mga karamdaman. Panginoon, sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang aming pong bansa. Malapit na po ang eleksyon, Panginoon. We are praying po, Lord God, na ikaw ang magtalaga noong taong karapat-dapat po na iupo bilang tagapanguna po ng aming bansa, na mga tao, Panginoon, na may takot sa iyo, mga
tao, Panginoon, na ang kanilang plano, O God, ay ayusin at patuloy, Panginoon, na gawin kung ano ang tama, Panginoon, bilang tagapanguna po ng aming bansa. Bigyan mo din po, Panginoon, ng karunungan, Lord, yung lahat ng mga botante, Panginoon, kasama po kami ng mga mananampalataya, Panginoon, na maging maingat kami sa pagpili po ng tao na ilalagay po namin sa amin pong mga balota, O God. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na hindi kami matangay, Lord God, ng gawa ng mundong ito, lalo na sa panahon ng butuhan, Panginoon. Bagkus, Lord, magkaroon kami ng integrity bilang mga mananampalataya, Lord, ng iyong pangalan, at gawin po namin kung ano ang kalooban mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at itinitiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid sa buong MMIM, Panginoon. At Lord, alam po na hindi mo po iiwan ni pababayaan man ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid, at muli po, sumainyo ang kalakasan at patuloy na proteksyon ng ating Panginoon. Be strong in the Lord always.